back to my channel. This is Ligaya. First, I want to thank all those who liked, subscribed, and sent their positive feedback on my first video on this channel. Thank you all so much. Maraming maraming salamat. Hindi ko po yun ini-expect. Sana masuportahan niyo pa rin ako sa mga susunod kong videos. So today, we will discuss the difference between chemists and chemical engineers. Naisip kong topic na to kasi marami pang nalilito at marami pang hindi alam kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga chemical engineers. Minsan, dinatanong nila, di sa laboratory ka nagtatrabaho, bakit hindi ka mag-apply sa ganito? Ganyan. So, dito po, sasabihin ko sa inyo kung sino ba talaga ang mga nagtatrabaho sa laboratorio at sino ba talaga ang nagtatrabaho sa mga manufacturing. So, maraming pagkakaiba yung dalawang field na to at malaki yung pagkakaiba nilang dalawa. But, I summarized 4 different categories na kailangan nilang tandaan. First item, focus. Chemists are usually in charge in analyzing substances and testing theories. They are usually involved in developing new materials and processes. While chemical engineers use these new ideas and processes in developing products that are attainable, and they're usually considered chemists. So, I will give you an example. I have an example here, but I have notes para mas accurate yung may bigay kong details sa inyo. Our example is the discovery and study of polyethylene. Polyethylene is a type of plastic. So, ang example natin ay garbage bag. So, usually mga garbage bags natin sa bahay, gawa yan sa polythene. Anyway, polythene was first discovered by Hans von Beckmann during 1898. He was a German shepherd. Shepherd. He was a German chemist, but during his time, he was just able to study the structure of the material. So, it was not until 1933 when two other scientists industrially synthesized this kind of material, so that credits was given to them. Pero hindi yun yung didiscuss ko. So Hans von is an example of a chemist. He analyzes in a laboratory scale. Pumasok ang role ni chemical engineer nung nag-decide silang gamitin ng polythene at gumawa sila ng plastic bag at nag-mass produce sila. So how? Let's discuss on the next slide. Second item, place of work. In an ideal situation, chemists work in a laboratory and chemical engineers work in a field. So let's go back to our example a while ago. How does a chemical engineer turn a polythene substance into a plastic bag industrially? Meaning, mass produce, maramihan. So, they study and analyze a series of processes and use these to design a plant. Diba? Medyo komplikado pakinggan. Kaya may subject po ang chemical engineering students na process design at plant design. So, hindi ko na muna inidetalyo yung dalawang items na yun. Plant design and process design is a bit complicated. But from the word design, kung gagawa ka ng isang bagay, kailangan mo talagang tutukan, pag-aralan. And sometimes you have to do simulation. And then you have to consider a lot of items kung mag-work ba talaga yung theory mo or yung dinasan mo ng planta. Third item is very important, scale. Chemists work with small amount of materials. Kaya sila nasa laboratory usually. And chemical engineers work in an industrial scale. Pero, hindi lang po ito basta-basta palalakihin mo lang yung mga laboratory equipment mo. No! Wala po akong nakikitang malaking test tube sa isang planta. Hindi po yun ganun kadali. May mga nagtatanong. Marami talagang mahiling magtanong. But it's okay. E di kaya niya rin kayo ng ginagawa ng chemist. Kasi paras naman kayo nag-aaral ng chemistry? The answer is no, not necessarily.
Bakit? Diyan papasok ang ating last item, curriculum. Magkaiba po sila ng curriculum. Ang mga chemists, mas detail nilang pinag-aaralan ang core chemistry subjects kumpara sa mga chemical engineers. Kasi sa chemical engineering subjects, naka-include po dyan ang thermodynamics, So, ayun nga, sa chemical engineering curriculum, naka-include ang engineering subjects like thermodynamics, mass transfer, fluid dynamics, plant design, process design na nabanggit ko kanina. So, magbibigay ako ng example kung gaano kadetalyado ang BS in chemistry sa mga core chemistry subjects nila. For example, organic chemistry. Nag-search kasi ako. So, lumabas ang curriculum ng LASAL. So, organic chemistry nila, may 1, 2, at 3. Ibig sabihin, tatlong sem nilang pag-aaralan ang subject na yun. While sa chemical engineering curriculum namin, dalawa lang, 1 at 2. So, ma-visualize nyo na kung gaano kadetalyado ang kanyang lesson pagdating sa mga chemistry subjects. And that's the difference between a chemist and a chemical engineer. Hopefully, hindi na kayo malilito at wala nang magtatanong na kung paano gumawa na. Pero biro lang naman, baka matokang tayo nang wala sa oras. Guys, thank you for watching and please don't forget to like, subscribe, and hit that bell button. Have a nice day!